Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, maghari ka po sa buhay ng bawat isa sa amin ngayong gabi. Hayaan mo na ang presensya mo ang maranasan namin, O Diyos. Ang kapangyarihan mo, ang kaluwalhatian mo, Panginoon, ang magmanifest sa bawat tahanan, sa bawat pamilya, sa bawat isa na kasama namin ngayon. Panginoon, dumudulog kami ngayong gabi, nagpapakumbaba. Umaamin na kami po ay hindi nakarating sa iyong kaluwalhatian. Humingi po kami ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga
kasalanan na nagawa sa iyo. Lord, marami pong salamat sa walang hanggan mong kapatawaran, sa walang hanggan mong pagmamahal sa bawat isa, na tuwing kami ay hihingi ng tawad, kami ay patatawarin mo at lilinisin sa lahat ng aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, sa bagong buwan na to, Panginoon, samahan mo kami, O Diyos, sa paggunita namin ng iyong kapanganakan, O Lord, dito sa lupa. Nawa ang aming puso ay magpasalamat at mag-rejoice, not only for the things that we receive, Lord, that we have, or the things that we have, kundi yung pagdating mo dito sa lupa ay senyales ng aming kaligtasan na pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, dahil sa pagmamahal mo sa isang sa sanlibutan ito, na binigay mo yung kaisa-isa mong anak para sa bawat isa sa amin, para iligtas kami sa aming kasalanan. Panginoon, marami pong salamat. Words are not enough, Lord, to thank you, to glorify you, to worship you, Lord. Maranasan namin ang walang hanggan mong pagmamahal sa bawat isa at ang kapayapaan mo, Panginoon. Pinupuri ka namin. Be with us, Lord, as we study your words tonight. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Marami pong salamat sa mga kasama natin ngayong gabi, lalo na po yung mga bago na ngayon lang po namin makakasama. Tayo po ay nasa series ng 1 Corinthians na ating pinag-aaralan ngayong linggo. Kagabi, yung foundation ng isang iglesia ang ating itinalakay ngayon. Ano po kaya ang susunod? Sige po, tayo pong lahat ay maghanda na para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Okay, pupurihin ng Diyos. Good evening sa inyong lahat at hallelujah. Doon po sa mga kajo-join lamang at hindi nasusubaybayan yung ating pinag-aaralan. So, buksan po ninyo yung inyong banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 3. At pagbubulay-bulayan po natin ngayong gabi ay mula verse 16 hanggang 23. Okay? Sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16 hanggang 23. So, huwag niyo pong aalisin yung inyong pahina ng Bible. Nais ko, habang tayo po'y nag-aaral, buksan niyo rin yung Bible ninyo. Kung wala pa po kayong Bible, sabihin niyo lang sa amin, papadala namin kayo ng Bible kahit nasaan kayong sulok ng mundo o nasa Pilipinas man kayo, purihin ang Panginoon. So, kagabi po, mga kapatid, pinag-usapan natin yung God's building at yun ang pinaka metaphor na ginamit ni Apostol Pablo na gumamit siya ng tinatag na architectural imagery or metaphor. Inihalin tulad niya ang church sa isang building na kung saan importante yung pundasyon. Okay? At napag-aralan natin kagabi na we need to recognize that God in Christ is the sole architect, author, and authority of the church. Kasi nga, siya yung builder, siya yung naglay ng foundation, okay? Siya yung founder. Sabi niya, I will build my church. Yung church ay iglesia ng ating Panginoon, hindi ito pag-aari ninuman. Okay? Kaya, maliwanag po, na si Apostol Pablo, ginamit niyang metaphor ay God's building. So, kung mapapansin po ninyo, dito sa verse 9, ano, may tatlong metaphor na ginamit si Apostol Pablo rito hanggang chapter 3. Sabi rito, from God's field, okay, to God's building, now to God's temple. Okay?
So makikita natin yung transition ng imagery na ginagamit ni Apostol Pablo. Ngayon, hindi lang basta imagery, kundi parang actual na, no? From God's field. Ang church daw ay God's field. Yung Corinthian church is God's field, God's building. And right now, kinukonsider ni Pablo yung Corinthian church as God's temple. Okay. So makikita natin yung development ng revelation ni Apostol Pablo. Now he reveals that the building in the analogy, the church, is actually God's temple. So diliwanag na niya, kinlarify na niya na yung God's building na tinutukoy niya ay ang God's temple. He is referring to his church. No? The people. The church is the people. Hindi po yung building ang church. Ang church po ay yung mga tao. Okay? You and me, as believers, we are his ecclesia. We are his church. Kaya nga po napakahalaga na maintindihan natin na we are God's temple. We are God's church. Now, buksan na po natin yung ating Biblia sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16. Now, sabi rito, "Don't you realize that all of you together are the temple of God? That the Spirit of God lives in you." Wow! This is a big word, no? Na sabi niya, "Don't you realize that all of you," he's referring to all believers, "all of you together are the temple of God." Babasahin ko sa Tagalog. "Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay templo ng Diyos?" So together, we are God's temple. So ang pag nagtitipon-tipon, kaya nga po sabi ng Matthew, no? Kung saan man may dalawa o tatlo na natitipon, handun siya sa kanilang kalagitnaan. At ito, sinisigundahan na naman ni Apostol Pablo na kung saan, sabi niya, "Don't you realize that all of you together are the temple of God?" So kung saan man may dalawa o tatlo na natitipon, together, we are the temple of God. At hindi lang po yun. Sabi niya, "that the Spirit of God lives in you." Okay? Sino yung you he is referring to? Now, dito po sa aking text, yung pong you dito ay plural, meaning the church. The church, corporately. Is referring to the church corporately, yung Espiritu ng Diyos na nananahan sa inyo. Okay? Ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Di ba good news yun, mga kapatid? Na tayo, bilang mga mananampalataya, kapag tayo ay nagtitipon-tipon, dalawa o tatlo na nagtitipon-tipon sa kanyang pangalan, tayo'y tinuturing na templo ng Diyos or God's temple. At hindi lang yon, ang sabi ng banal na kasulatan, ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. So the Spirit of God lives in you. Okay? So nananahan siya kapag tayo ay nagtitipon-tipon sa kanyang pangalan. So, hindi man natin nakikita yung Espiritu ng Diyos, pero alam natin, sinasampalatayan na natin na narito ang presensya ng Diyos. Narito ang Espiritu ng Diyos sa ating kalagitnaan dahil saan man may dalawa o tatlo na natitipon, handun siya sa kanilang kalagitnaan. Naninirahan siya sa mga taong nagtitipon sa kanyang pangalan at tinawag niya yon na templo ng Diyos. Okay?
So yung pong image na ginamit dito ni Apostol Pablo ay katulad dun sa Jerusalem o yung tinatawag na Jerusalem Temple. At ngayon, sinasabi niya sa Corinthian Church, they are God's temple. Okay? The word temple in the original language means naos, points to the inner sanctuary, the dwelling place of God. Meaning to say, whenever we gather together as a church, where two or three gather together in His name, God's presence dwells among us. Kaya nga, tayo po ay iglesia. Tayo ay ang naninirahan sa atin ang presensya ng Diyos. Kaya tinawag tayong ang templo ng Diyos. Ngayon, maliwanag po ito na binabanggit ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Kayo ang templo ng Diyos. At ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Hindi ba ninyo alam? Yun ang tanong ni Apostol Pablo. Hindi ba ninyo alam? So dapat malaman natin yun, mga kapatid, yung katotohanan na yun. Ngayon, dito po sa ating pagbubulay-bulayan mula verse 17 hanggang 23, si Apostol Pablo po ay nagbabala. Okay, nagbigay siya ng stern warning sa Corinthian Church after realizing that God is the sole architect, author, and authority of the church. And we are His temple. We are God's temple. At yung Holy Spirit lives. Sabi nito, the Holy Spirit dwells or lives in the church. Nananahan siya sa iglesia, yung Espiritu ng Diyos. Kaya nga siya nagbigay ng babala. Ano yung kanyang babala? At ito po yung title na gusto kong ibahagi sa inyo sa gabing ito. Warning not to corrupt or destroy the church. So matapos nating ma-realize, mga kapatid, na ang church, si Kristo ang sole architect, si Kristo ang author, si Kristo ang authority. Dahil siya yung founder, siya yung foundation ng church. At ang church ay God's temple. At yung presensya ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Therefore, ingatan natin yung templo ng Diyos ay huwag masira. So ito po yung isang warning o babala na huwag nating i-corrupt. Huwag nating i-destroy yung church na pinasimulan ng ating Panginoon. Kaya nga, dito po makakita natin mga kapatid, Paul emphasizes the sacredness and the holiness of the church, for it is the dwelling place of God. So binibigyan diin ni Apostol Pablo yung kahalagahan na ma-realize natin, yung sacredness and the holiness of the church. For it is the dwelling place of God's Spirit. For everything that belongs to God became holy. That's why we are called saints by calling. Diba? Sabi dun sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, we are saints by calling. Because God has called us, He considered us sanctified, and He called us saints. Bakit tayo tinawag na banal sa harapan ng Diyos? Kasi everyone and anything that is associated with God, it became holy. Kaya nga yung mga mananampalataya, they became holy people of God. Tayo po yun. Kaya nga, bilang mga bahagi ng templo ng Diyos, at yung Espiritu ng Diyos ay nananahan at naninirahan sa ating mga buhay.
sa ating kalagitnaan, lalong-lalo na kung tayo'y nagtitipon, dalawa o tatlo na nagtitipon, ingatan po natin yung kabanalan, the sacredness and the holiness of the church, for it is the dwelling place of God's Spirit. Ngayon, pansinin po ninyo yung babala. Nagsimula ito sa verse 17. Look at your Bible. Sabi rito, kung ang sino man ay magtatangkang gumiba sa templo ng Diyos, ang taong ito'y gigibain ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal at ang templong ito ay kayo. Maliwanag po yung sinasabi ng Banal na Kasulatan na God will destroy anyone who destroys this temple. For God's temple is holy and you are that temple. So merong babala si Lord na sino man. So pwedeng ang tao ay magtangka na gibain o i-destroy or i-corrupt yung templo ng Diyos. Ay wag mong gibain o wag mong sirain o wag mong i-corrupt yung templo ng Diyos, sapagkat yung templo ng Diyos ay banal. Mahalaga sa Diyos ang kanyang templo. Mahalaga sa kanyang mahalaga sa Diyos yung church para sa kanya. Okay? So, it is a warning about doing harm or corrupting or destroying the church because of the sacredness of the temple. Kaya anyone who does it harm will be severely punished. Kung sino man ay siyang magiging dahilan na yung templo ay masira, abay, si Lord yung makakalaban mo. Si Lord yung magbibigay ng punishment doon sa mga taong nagtatangka na sirain ang iglesia ng ating Panginoon. Alam nyo, sa kasaysayan po ng sanlibutan ito, okay, marami na pong nagtangka na sirain yung iglesia ng ating Panginoon. Sa panahon pa ng mga Romans, diba? They are trying to destroy the church by persecution. Okay? They are trying to destroy the church, the people of God. Pero alam nyo, yung mga taong nag-destroy to the people of God, sila ay wala na. Pero yung church hanggang ngayon, naririto pa. Halimbawa po, yung Roman Empire, okay? Pinersecute nila yung church ng ilang taon. Okay? Pero, hindi nagtagal. Even yung Roman Empire na nag-persecute sa church, nag-collapse. Pero yung church ng ating Panginoon, hanggang ngayon, sa panahon natin, naririto pa. So, makikita po natin, mga kapatid, may babala si Lord. No? May babala si Lord that they will be severely punished if you will attempt to destroy or corrupt the church. Ngayon, ang tanong, paano ba natin nakukorrupt ang church? Paano natin nadi-destroy ang church? How can we destroy the church? Ano ba ang nagiging pagtatangka ng mga tao upang sirain o gibain ang church ng ating Panginoon? Una, mga kapatid, we can corrupt the church by division or disunity. Okay? We can corrupt the church by division or disunity. Yun po yung context ng Corinthian church. No? Paul is probably thinking of the harm done to the church in Corinth by their division and their disunity. Kaya nga, sabi ng Bible, if anyone destroy God's temple, God will destroy him.
ang sino mang magtatangka na gibain ang templo ng Diyos, ang Diyos ang kanyang kalaban. Sabi dito, God will destroy him. Why? For God's temple is sacred or holy. And you are that temple. So, anyone who causes harm in the physical manner or in an outward circumstances, or anyone who will going to destroy, anyone who will going to ruin or corrupt or spoil the church, God will punish them. Yun ang sabi ng banal na kasulatan. Okay? So, corrupting or destroying the church is such a grievous sin that the sinner can expect severe punishment. And, yun nga po mga kapatid, isa sa challenges na dapat nating bantayan, magsilbing babala sa atin, ay yung disunity o division in the church. Yung kanya-kanya. Remember, sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10 pa lamang, sinabi na yun ni Apostle Pablo, sabi niya, I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no divisions in the church. Let there be no divisions in the church. Alam niyo mga kapatid, yung quarrel, yung jealousy, yung strife, yung pagkakanya-kanya, pagkakampi-kampi, yung faction, yung division sa loob ng church, hindi talaga kinalulugdan niyo ng Diyos. Nakakalungkot po na yung mga churches ay nag-aaway-aaway, nagdedemandahan. Yung mga magkakapatiran sa Panginoon ay nagkakaroon ng alita, nagkakaroon ng tampuhan, nagkakaroon ng pag-aaway-aaway. Alam nyo, hindi po yun nakalulugod sa Panginoon. At yun po yung isang babala na dapat nating ingatan na mangyari sa buhay ng bawat isa sa atin. So dalangin ko sa Panginoon, no, yung mga churches, kung saan kayo kabilang, mapanatili, ma-preserve yung unity. Kasi hindi kalooban ng Diyos na tayo'y magkanya-kanya o magkampi-kampi o magkahiwalay o mag-away-away dahil hindi yun ang disenyo ng Diyos. For God's, we are God's temple and the Spirit of God dwells in the church. So, paano mananatili? Paano makakapanatili yung Espiritu ng Diyos na mananahan sa atin kung meron tayong alitan, meron tayong tampuhan, meron tayong pag-aaway-aaway, meron tayong pagkakampi-kampi? Alam nyo, pinag-uusapan po namin yung unity in the body of Christ na ito po talaga yung nakakalungkot, no? Dahil nga po, yung body of Christ, lalo na dito sa Pilipinas, ay very fragmented. Halimbawa, dito lang sa Baguio, mga kapatid, bihira po yung mga churches na magkakaibigan, yung mga pastor, yung magkakasama-sama talaga, na merong iisang layunin, merong iisang... Kaya nga, sabi ng Bible, di ba? Live in harmony with each other. Be of one mind, united in thought and purpose. Sana yun ang magandang mangyari. Sana itong after ng pandemic na ito, magkaroon ng realization yung mga churches na no single church can evangelize the entire city of Baguio. Or no single denomination can saturate the whole Philippines. Kinakailangan nating mag-unite. Kaya nga, naalala ko nung panahon ko, nung bata ako, yung favorite na cartoons ko na pinapanood lagi, yung Voltes 5. Alam nyo, pagka sinabi na nang, let's bolt in! Alam? Pagka nag-let's bolt in na, yung limang characters na yon ay magiging unstoppable na po sila. Alam nyo, ganun po yung picture ng church. Kung kayo po ay kanya-kanya,
magiging mahina ka. Pero kung kayo'y sama-sama, magiging malakas ka. Kaya nga, magiging unstoppable yung church kung tayo po ay united. Merong pagkakaisa, merong cooperation, merong collaboration, may communication, may coordination, at merong tinatawag na partnership in the ministry. So, we corrupt the church by division or disunity. Pangalawa, mga kapatid, we can corrupt the church by deception. Deceptions. Okay? So, yung tinutukoy po na deceptions dito, mga kapatid, sabi sa verse 18, look at your Bible, stop deceiving yourselves. Okay? Stop deceiving yourselves. Mukhang merong nangyayaring dayaan. Sa kaya sabi ni Pablo, huwag dayain ng sinuman ang kanyang sarili. So parang dito, merong self-deception na nangyayari. May false notion na nangyayari. Okay? Kaya nga sabi rito, stop deceiving yourselves. Sa paanong paraan? Sabi rito, if you think you are wise by these world standards, you need to become a fool to be truly wise. For the wisdom of this world is foolishness to God. Ilang beses na pong inulit-ulit ito ni Apostol Pablo, no? Na for the wisdom of this world, sa harapan ng Diyos, foolishness yun to God. Okay? As the scripture says, He traps the wise in the snares of their own cleverness. Or again, the Lord knows the thoughts of the wise. He knows they are worthless. Basahin ko nga po sa Tagalog, sabi dito, huwag dayain ng sino man ang kanyang sarili. Kung ang sino man sa inyo ay nag-aakalang siya ay marunong sa kapanahonang ito, ay nagpapakahangal siya upang siya'y maging marunong. Ang karunungan, ito maliwanag, ang karunungan ng salibutang ito ay kahangalan sa Diyos. So sa madaling salita, yung tinutukoy na deceptions dito ni Apostol Pablo ay yung worldly wisdoms. Chapter 1 pa lang, pinag-usapan na itong worldly wisdom. Itong mga traditions, itong changing philosophies of men, yung karunungan ng tao. May mga tao po kasi member ng NGG. Alam niyo yung NGG? Naggagaling-galingan. So, may mga tao po, because of their, yung umaakit sa ulo nila, yung kanilang kayabangan, na kung saan naggagaling-galingan, na inaakala nila na yung kanilang nalalaman ay absolute, o yung kanilang nalalaman ay yun na ang pinakatotoo. Pero, sabi ng banal na kasulatan, verse 19, ang karunungan ng salibutang ito ay kahangalan sa Diyos. Okay? So, let no one deceive himself. Okay? Yun ang challenge. No? Stop deceiving yourselves. Ito pong maliit na salita na ito ni Apostol Pablo ay isang babala. Na sa pamamagitan ng deception, o yung maling akala o maling paniniwala. Alam niyo po, yung mga maling paniniwala natin, yun po yung magpapahamak sa atin, mga kapatid. Okay? Kaya nga po yung mga Corinthian, yung mga taga-Corinthian, were deceiving themselves. Kaya binigyan sila ng babala. Akala nila, ang pagtitiwala kasi ng Corinthian church ay dun sa human wisdom kaysa sa God's wisdom. Okay. Mas nagtitiwala sila doon sa kanilang sariling kakayahan, sariling katalinuhan. Pero sabi ni Lord, lahat ng katalinuhan nyo sa salibutang ito ay kahangalan sa harapan ng Diyos. So, napakahalaga po na tayo po ay hindi napapadaya, okay, sa mga maling aral. Kasi po, bad belief breeds bad behavior. Okay. Kung hindi po tama yung pananampalataya mo,
magiging lihis yung pamumuhay mo. Kailangan tama ang iyong pananampalataya para maging tama ang iyong pamumuhay. Okay? Because beliefs have consequences, no? Because people tend to act on their belief. Ang tao naman po ay kumikilos o gumagawa ayon sa kanyang pinaniniwalaan. Okay? Bihira po yung mga taong gumagawa ng isang bagay na lihis sa kanyang iniisip, lihis sa kanyang pinaniniwalaan. Halimbawa, yung mga taong gumagawa ng masama. Alam niyo po ba kung bakit yung mga tao ay gumagawa ng masama? Una, iniisip nila walang Diyos. Pangalawa, iniisip nila hindi sila mabubuko o hindi sila mabibisto. Yun ang paniniwala nila. At ang paniniwala pala, marami namang gumagawa nito. So marami silang mga justification, mga maling akala. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yung mga deception, mga maling akala, maling paniniwala, ay very dangerous po yan sa buhay natin. Kaya nga po importante, meron tayong right doctrine upang magkaroon tayo ng right deeds, right belief, para magkaroon tayo ng right behavior. Pero wrong belief leads to wrong behavior. Kaya dito po, mga kapatid, napakahalaga na binibigyan ng babala ni Apostol Pablo na huwag tayong padaya. Huwag tayong magpalinlang. Okay? Huwag ninyong dayain ang huwag dayain ng sinuman ang kanyang sarili. Okay? Huwag kang magtiwala rin sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong katalinuhan. Okay, huwag mong isipin na lahat ng alam mo, yun na yung pinakatama at yun na yung absolute. Okay? So, sa context po ng Corinthian Church, ito po ay isang babala sa Corinthian Church dahil nga po masyado silang nagbibigay pahalaga doon sa wisdom, human wisdom. Okay? At masyado nilang pinapahalagahan yung karunungan ng sanlibutang ito rather than yung kalooban ng Diyos. Okay, yun lang naman po ang matinding tension sa Corinthian Church. At I believe even sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ay may mga tao pa rin na hanggang ngayon ang pagtitiwala nila unang-una sa kanilang sarili. Pangalawa, ang pagtitiwala nila na doon sa karunungan ng tao. Okay. O kaya karunungan ng sanlibutan ito kaysa sa karunungan ng Diyos. Kaya nga po, pinag-iingat ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya. Dahil sino man na magtatangka na gibain ang iglesia ng Diyos o ang templo ng Diyos, ang pinananahanan ng Diyos, si Lord ang makakalaban nila. At yun nga po, dito binanggit natin yung division or disunity. Pangalawa, deceptions. Okay? Babantayan natin yan. Mga maling aral, maling turo. Okay? Pangatlo po, mga kapatid, number 3. We can corrupt the church by deification. Okay? Ano bang ibig sabihin ng deification? Idolizing. Hero worship or worshiping human leader. Yun po ang ibig sabihin ng deification. Okay. Kaya nga sabi ng Bible dito sa verse 21, let no one boast about human leaders. So don't boast about following a particular human leader. Sa context po ng Corinthian Church, masyado nilang binibigyan ng mataas na pagpapahalaga
yung human leader nila. Kaya nga sabi nila, I follow for Paul, I follow Apollos, I follow Cephas or Peter. Masyado silang ina-idolize nila yung kanilang mga human leader. At ito po yung isang babala rin, no? Na I think even in our times, no? Masyado tayong attached or parang masyado tayong nagbibigay ng ginagawa nating celebrity kuminsan at ina-idolize natin yung ating mga human leaders. Pero maliwanag yung sinasabi ni Apostol Pablo, di ba? Sabi niya sa verse 9, okay, verse 5, sabi ni Pablo, ano nga ba si Apollos? At ano nga ba si Pablo? Mga lingkod, no? Mga lingkod na sa pamamagitan nila ay sumampalataya kayo. So sinabi ni Pablo, kami mga lingkod lamang, servants. So hindi nyo kami kinakailangang i-idolize. Hindi nyo kami kinakailangang masyadong i-elevate. Na parang kami yung napako sa krus o parang kami yung tububo sa inyo. Hindi, mensahero lang kami. Kami mga lingkod lamang ni Kristo. Kaya nga pagdating po ng verse 10, sabi niya, ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin. So nire-recognize nila Apostol Pablo na dahil lamang yun sa biyaya ng Diyos. Sila'y biniyayaan din ng Panginoon kung bakit sila tinawag na mga lingkod o tinawag na lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po mga kapatid, sabi ni Pablo, let no one boast about human leaders, no? So don't boast about following a particular human leader, for everything belongs to you. So whether Paul or Apollos or Peter or the world or life and death or the present and the future, everything belongs to you and you belongs to Christ and Christ belongs to God. So dito makikita natin, binigyan din ni Apostle Pablo na huwag magmalaki ang sinuman sa mga tao sapagkat ang lahat ng mga bagay ay sa inyo. So dito, binibigyan din ni Apostol Pablo na huwag kayong masyadong magbigay pagpapahalaga. Yung huwag niyong masyadong i-idolize o even i-worship, i-boast yung inyong mga human leaders. Kasi yung mga human leaders nyo, mga servants yan. Saved by grace. Naniligtas lamang ng Panginoon. Kaya nga, lalong-lalo na yung church, no? Mare, hindi mo i-identify yung church sa pangalan mo. Dahil hindi mo church yan. Yung church na hill, halimbawa, hindi ko church yan. Church na yan ang ating Panginoon sa Kristo. Ako'y lingkod lamang ng ating Panginoon. At ako'y naglilingkod dahil lamang sa biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos kung bakit ako'y tinawag niya na maging lingkod niya. Biyaya ng Diyos na ako'y tinawag na maging pastor. Biyaya ng Diyos na ako'y binigyan niya ng kakayahan para magampanan ko yung aking tungkulin. Yan ay dahil lamang sa biyaya ng Diyos. So hindi dapat niyong ipagmalaki, masyadong ipagmapuri yung inyong mga human leaders. Kaya nga, maganda yung sinabi ni John the Baptist. Sabi ni John the Baptist, he must increase and I must decrease. Ito, lagi kong sinasabi sa church, it is not all about me. It is all about Jesus. Dapat si Lord ang bida. Si Lord ang founder. Si Lord ang foundation. Si Lord ang architect. Si Lord ang author. Si Lord ang authority sa church. Kami po ay mga servants lamang. Okay?
kami ay mga manggagawa lamang ng Diyos. Worker lamang na tinawag ng Diyos sa kanyang biyaya. Kaya nga sa gabing ito, mga kapatid, huwag po nating tangkain na nakawin yung credit and glory ng church na kung saan si Lord naman po talaga. Sabi nga, I planted. Tagapagtanim lang kami. Apollos watered. Taga-nurture lang kami. Pero it is God who causes the growth of the church. Trabaho ni Lord yun. Siya yung nagpapalago. Tayo lang yung tagapagdilig. Kasangkapan lang tayo para tayo yung magtanim, tagapagdilig. Pero si Lord pa rin yung nagpapalago. Si Lord din yung nagpapatubo. Si Lord din yung nagpapalago. Kaya nga, all glory belongs to Him. All glory belongs to Him. Tama-tama yung ating inawit kanina, yung tayo po'y dalangin natin maging banal na tahanan lamang tayo ng Panginoon. Sabi dun sa chorus, basahin ko lang po yung sinasabi dun sa chorus. Sabi dun sa chorus, di ba? Nung ating inawit na banal mong tahanan, sabi niya, sabi dito sa lyrics nung awit na inawit natin kanina, loobin mo na ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka o Diyos, ngayon at kailanman. Kaya nga dinudulog ko sa iyo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo na ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa iyo ay pumisan. Manalangin po tayo. Dakilang Ama na nasa langit, sa gabing ito, patuloy po kaming nagpapakumbaba. Patuloy kaming dumudulog sa inyo, sumasamo sa inyo, Panginoon. Loobin mo, Panginoon, na maintindihan namin ang iyong mga salita na dapat naming pangalagaan, dapat naming ingatan ang iyong iglesia, ang iyong templo, ang pinananahanan ng iyong espiritu, Panginoon. Sapagkat ikaw ang architect, ikaw ang author, ikaw ang authority, ikaw ang founder, ikaw ang foundation ng iyong iglesia, Panginoon. At ang iyong iglesia ay banal. Sagrado ang iyong iglesia, Panginoon, na dapat naming pangalagaan. Dahil ikaw ang tumubos dito, inialay mo ang iyong sariling buhay para sa iyong iglesia. Ikaw ang namatay para sa iglesia. Ikaw ang nagsakripisyo para sa iyong iglesia. Kami po ay mga lingkod mo lamang. Kami mga manggagawa mo lamang. Kaya nga, Panginoon, tulungan mo kami, ingatan namin na huwag kaming magpadaya sa mga mapanlinlang na espiritu, mga mapanlinlang na mangangaral, mapanlinlang na aral, mga makasalibutang kaisipan. At dalangin din po namin, ingatan namin na masyado kaming nagbibigay pagpapahalaga sa mga lingkod mo, Panginoon, rather than ikaw ang aming itaas, ikaw ang aming parangalan, ikaw ang aming papurihan at sambahin, hindi yung aming mga leaders, O God. Panginoon, nawa yung espiritu na nangyari sa Corinthian Church ay huwag mangyari sa mga churches namin, lalong-lalo na sa panahon namin ngayon. Lord, tulungan mo po kami. Tulungan mo kami na itong babala na ito ay hindi mangyari sa aming panahon, sa aming mga churches. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa gabing ito, sa mga aral na natutuhan namin. Gawin mo kaming banal mong tahanan, O Diyos. Awitin natin itong muli. Sambahin natin ang Panginoon.
Puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging tapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri't pagsamba. Maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Loobin mo, loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba. Maghari ka o Diyos ngayon at kailanman. Dumako po tayo sa pananalangin. Sa trod. Patuloy po tayo manalangin sa mga kasama natin na naghihingi ng prayer. Panginoon, patuloy po namin tinataas yung mga kaibigan po namin na kaibigan ng mga ka-churchmate namin na sila Virginia, Davado, Lord, na patuloy na yung kagalingan mo ay sumakanya at ang mga kahilingan na hindi ang na isa sa mga kamag-anak ay nasa ospital na nawa ay hindi to ma-dialysis, mag-undergo ng dialysis. Sa pangalan ni Jesus, dinadalangin namin ito sa iyo, Panginoon. At sa mga kapatiran na patuloy na umaasa, Panginoon, na ikaw ang tutugon sa bawat dalangin nila, dinadalangin namin ito sa iyo, Diyos. Sa mga kasama namin na mga may kahilingan sa iyo, O Diyos, ikaw po ang umabot nito, Panginoon. Patuloy kang tumugon sa bawat kahilingan ng bawat isa. Anumang karamdaman, anumang sakit, anumang dysfunctional families, O Lord, ikaw po, Panginoon, ang kumilos. Mag-intervene ka sa bawat pamilya, O Diyos. Katulad ng pamilya namin, Panginoon, patuloy namin itinataas, O Diyos, sa iyo na patuloy kang pumilos, patuloy mo kaming protektahan, patuloy na lukuban mo po kami ng iyong banal na dugo. Any attack of the devil, ano man ang ginagawa ng kaaway to destroy us, to put us down, to pull us down, to discredit us, in the name of Jesus, we are casting any work of the devil in our family. Lord, marami pong salamat ngayong gabi, Panginoon, na ikaw ay nakasama namin at ikaw ay nakikinig sa bawat panalangin namin. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, bago po tayo partake ng ating Lord's Supper, muli nating pagtibayin sa ating mga puso kung bakit natin to ginagawa. Aming Ama na nasa langit, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, nagpapasalamat kami sa inyong ginawang sakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan, na kung saan inialay mo ang iyong sariling buhay para sa amin.
Kaya Panginoon, sa gabing ito, kakain kami ng tinapay, sagisag, at tanda ng aming paggunita o pag-alaala sa iyong ginawa para sa amin. Kinikilala namin ang iyong ginawang banal na sakripisyo para sa amin, tanda ng iyong pagmamahal. Kaya kainin natin ang tinapay na ito, tanda ng ating paggunita sa kanyang ginawa para sa atin. Panginoon, sa gabing ito muli naming pinagtitibay ang kapangyarihan ng inyong banal na dugo. Ang iyong banal na dugo ay sapat upang mapatawad ang aming mga kasalanan. Maging malinis kami sa aming mga karumihan at mapagaling kami sa aming mga karamdaman. At pinagtibay ng iyong banal na dugo ang iyong pakikipagtipan sa amin. Kaya nga Panginoon, salamat po sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng inyong banal na dugo at banal na sakripisyo. Naligtas po ang bawat isa sa amin. Inumin po natin yung sabay-sabay na may pasasalamat ang grape juice na sumasagisag sa dugo ng ating Panginoon. Magandang gabi sa inyong Sister Paz de Ulayan, Kaning Jimenez, Ate Evelyn, Edna Chua, Nanay Nene Pagarigan, hello po, ang ka-small group ni Inang, Sister Risa Poseido, and Nanay Sean, and family, Carica Castillo, Ate Joanne, and Kuya Cherry, and family, Kevin, Grace, and pangalan mo? Jennifer Aroni, Justa Jan, Ate Glenda Martin, Rolando Fontanilla, Jennifer Aroni, Paul Chetro Policarpio, Cabet Del Rosario, Ate Tess Del Rosario, Carm Rimas and Jester, Tito Ben and Tita Judy, Glad Alcantara Galano, magandang gabi, Merry Christmas, Merry Merry Christmas, Gwen and William, Gemma Sumile, Rochelle Mendoza Ocampo, Grace, Rodora Grace Rimas at ang kanyang asawa niya si Waldo at ang kanyang anak na si Yuri. Hello. Tatay Ador and Nanay Lolita and Edna. Hello po. Thank you for watching us, for joining us tonight. Asan ka na? Grace Sangbaan na nasa Cayman. Nasa Cayman. Hello. Ma'am Des and Kuya Jing. Antoinette Oralio. Hello po Kuya Jing. Rosemary Sherbo. Arlene Uson. Kyle Ruales. Emma Gonzalez. Sir Rod. Ninong Jimmy Reyes. Hello po. Baby Estinor. Alduin. Suset and Painado, Alduin, na-miss ka na namin. Suset and Painado, Jennifer Bacoy, Ate Evelyn, Pastor Moses Gamata, Sister Ellen Ong, Brother Rex Agusti, Jose Paculanay, Dom Aduca, Brother Dom Aduca, Ate Che, Shello, Mami Cecilia, and Doctora Ellie, hello po. Yumi-san, Jan Balbuena, Rolando Fantanilla and Carol, Ahmed Abduya, Wilma Tamiing, Sharon Alcantara, Kuya Gadiel, hello po, and Nanay Esther and Tatay Cesar and Gilbert, Jesus Aculana and Lola Petting, hello Johan and Mateo. Ma'am Abet and Kuya Jojo, hello po. See you all tomorrow. God bless.